Hi Water Signs! Welcome back po dito sa iyong 365 Days of Tarot, your daily guidance by Gemma's Cake Tarot and Vlogs. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi lahat ay makaka-relate, so be open-minded. So it's Monday today, embrace positivity, and let's be productive. Tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo. Mensahe po natin kay Water Signs. Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Spirit Guide, Amanda, please. Fifth. Take a big bite out of life. So, ayan yung iba sa inyo. Same routine lang yung ginagawa nyo araw-araw. Diba, napapagod na ba kayo, Water Signs? Or siguro, oo, parang you want something new pagdating sa inyong life. Kaya lang, yung iba kasi sa inyo, meron kayong mga pinoproblema. Kaya, hindi nyo din to mabigyan ng attention. Oo, yung iba sa inyo kasi meron kayong kinaka-estresan. Purse, wallet, sabi. Pursue your true wealth. So, ayan. Ito yun, no? Hindi nyo pa talaga naaabot yung iba sa inyo, ha? Hindi nyo pa naaabot yung full potential nyo. Kasi, yung iba po is nagkukulong lang kayo sa inyong comfort zone. So, try nyo namang gumawa ng mga bagay na hindi nyo pa nagagawa pagdating sa love life, pagdating sa career, pagdating sa inyong kaperahan. Tignan nyo, oh. Nasa inyo na lahat ng resources, nasa inyo na lahat para yumaman kayo. Kaya lang yung iba sa inyo, hindi nyo pinapansin yan. Animal, embrace your wild side. So, mas maganda, kilalanin mo muna yung sarili mo. Water signs, ano ba yung mga kaya mong gawin? Diba? So, huwag kayong malungkot. Huwag kayong mag-focus dun sa mga bagay na wala sa harapan nyo. Ang pag-focusan nyo, yung nandyan, yung hawak-hawak nyo na. Yung mga possessions nyo. Diba, yun yung palaguin nyo. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe sa'yo. Ano pa po ang mensahe natin? Kay Water Signs, Cancer, Pisces, Scorpio, Spirit Guide, embrace your wild side. Meron tayo ditong clouds. The letter. Ano pa po, Spirit Guide? The child. Okay, this could be you. Ayan, yung iba sa inyo, medyo stubborn talaga kayo, Water Signs. Hindi naman lahat sa inyo. Oo. Pero ito, meron yung iba sa inyo, hindi ko alam kung ano itong kinakaharap nyo ngayon, pero nai-stress talaga kayo. Oo. Nai-stress ka sa bagay na to. Meron yung iba po sa inyo, meron kayong tinatago dito. Para bang napaka-cloudy ng isipan mo, hindi ka makapag-isip ng maayos. Parang alam mo yon kung ano, mayroon kang blockages. Yung chakras mo, hindi siya balanse. Kaya yung iba sa inyo, bumababa din yung self-esteem nyo. Water signs. Dahil dyan, sa block, yung inyong chakra. Hindi siya talaga balanse. So, ayan, balik na naman tayo dun. Lagi ko yung sinasabi sa inyo. Di ko alam kung last year o nung January na yun nga, kaya nararanasan nyo yung mga ganyan kasi block or unbalanced yung chakra nyo. Alamin nyo kung ano ba yung unbalanced or yung block na chakra nyo. Pero kadalasan kasi sa atin, dapat ang inuuna nating balansehin is yung ating root chakra. So, madami dito sa YouTube, search nyo na lang, root chakra meditation. As in, kapag nabalansin nyo yung chakra nyo na yon, iba yung magiging feeling nyo sa sarili nyo. Magiging proud kayo, feeling secured, stable, able, alam mo yun?
Parang hindi mo pagdududahan yung mga salita na lumalabas sa bibig mo. Parang ganun. O yung mga naiisip mo. Tignan pa natin. Pagdating naman sa iyong career, sa iyong finances. So, sinasabi lang sa'yo dito, oh, act like a child. Diba yung mga bata, walang pangamba. Hindi nila iniisip kung ano ba yung consequences ng mga gagawin nila. So, hindi ko naman sinabi na laging ganun yung gawin mo. Siyempre, dahil adult na tayo, water signs, dapat siyempre alam natin yung consequences or alam natin na kung ano man yung gagawin natin, may consequences. Pero ang sinasabi kasi sa'yo dito, mag-enjoy ka naman sa life mo. Oo, yun lang yung sinasabi sa'yo dito ni the child. Huwag kang matakot din, sumubok nga ng bago. Tignan natin, ano pa yung mensahe sa'yo? Mensahe pa po natin. God is your source. Diba sabi ko sa'yo, you have all the resources, the source. And God is your source. Everything you need is supplied by the infinite source of God. And your faith opens the doorway to receive. In God, there is no lack or limitation. Rather, there is plenty of abundance for all to share. There is plenty of abundance to share. So, huwag mong isipin na porket bago ka pa lang dyan sa trabaho mo or kung ano man yung ginagawa mo, water signs is wala ka nang kikitain, wala nang natira sa'yo, hindi. There is plenty of abundance to share. Either hindi naman pera yan eh. Pwede kasing knowledge, diba? Pwedeng time, pwedeng efforts yung i-share mo sa ibang tao. Tignan pa natin kung ano yung mensahe sa'yo regarding your finances. Ano pa po ang mensahe natin kay water signs regarding his or her finances? Spirit guide, mensahe po natin. Amanda, please. Tignan po natin kung ano yung mensahe sa'yo. Tignan mo, nagtatalo yung isip at puso mo. Water signs, meron kang gustong gawin pero hindi mo alam kung paano uumpisahan. The Star. Pagdating to sa iyong finances, right? Ayan. So, huwag kang mag-overthink. Yan yung sinasabi sa'yo ni Universe. Ang maganda, i-improve mo yung mga nandyan na sa'yo. Sabi ko nga sa'yo, i-embrace mo yung mga bagay or bilangin mo, i-notice mo, i-recognize mo yung mga bagay na nasa harapan mo na or hawak-hawak mo na. Yan yung i-ano mo. Ano to? Pagbutihin mo, ganyan. So parang ito, yung finances mo. Ano ba yung pwede mong gawin sa finances mo para mas lumago pa siya? I-invest mo ba? Magtayo ka ba ng business? So ito, yung iba sa inyo, nai-stress kayo. Pwede kasing ito ay pagdating sa inyong trabaho, pwede rin talaga na sa finances nyo lang alone. Meron kayong hindi mapag-desisyonan dito na bagay, water signs. Pero do not worry, kasi tignan mo, meron tayo ditong The Star. Kung ano man itong pinagdaraanan mo ngayon, kinaka-stressan mo, pagdating sa trabaho, pagdating sa iyong negosyo, pagdating sa iyong career, pagdating sa family mo, maaayos siya. Kaya lang kasi, kailangan mong gumawa ng desisyon dito. Yung iba kasi sa inyo, fire signs, water signs, kaya lumalaki din yung problems natin kasi hindi kagad natin hinaharap. So, take full responsibility sa mga mistakes. Mistakes talaga, no? Kasi doon tayo matututo kasi sa mistakes natin or sa mga failures natin. Kaya huwag kayo masyadong magpatalo dyan. Iba sa inyo talagang punong-puno ng negativity yung naiisip nyo o yung isipan nyo pala. Kaya yung iba sa inyo parang sinasabi nyo, kahit ano naman gawin ko, ganun pa rin yung kalalabasan. Kaya hindi na lang ako gagawa ng desisyon, hayaan ko na lang. Hanggang sa maging okay siya, mali. Gawan mo ng desisyon, lalong-lalo na aware ka sa nagawa mo, lalong-lalo na aware ka sa responsibility mo. Water signs. So, huwag kang mag-alala kung ano man to, basta gawan mo ng solusyon, magiging okay yan lahat.
Ito si The Star, oh. Basta pagdating sa career mo man yan or finances mo, there is improvement also. Ayan. Yung iba sa inyo, hindi ko alam kung meron kayong gustong bilhin. Narinig ko to, catheter. Hindi ko alam sino gumagamit nun. Pwedeng hindi ikaw, pwedeng family members mo. Oo, di ba yun yung sa ihi ba yun? Yung catheter, tama ba ako? If I'm not mistaken, yung kasi narinig ko, hindi ko alam kung sino yung gumagamit nun. Ayun, siguro isa din yun sa mga o mga iniisip mo. Kasi di ba pag ganun yata, pinapalitan yun. Parang hindi naman yata yun. Ano ba to? Parang disposable, di ba? Parang ganun. Siguro iba sa inyo, ayun, may gastos kayo. Pagdating sa health, ayan. So, alagaan nyo din yung sarili nyo. Okay? Tignan pa natin pagdating sa yung career. Pagdating po sa career. The Sun. Ano po Spirit Guide? Ayun, may nagtatalo talaga. May competition na nag-aaganap pagdating sa career. Okay, lobas na naman si Three of Swords. Meron tayo ditong Four of Swords. So, meron kayong pinag-iisipan dito. Ayan. Knight of Swords. Oo, may pagdadalawang isip kayo dito. Hindi ko alam kung may offer sa inyo or may mas magandang offer sa inyo. Water signs. Pero kasi okay naman kayo dito sa trabaho nyo. Kaya lang tignan mo. Meron tayo ditong Three of Swords. Okay ka dun sa sweldo. Kaya lang siguro, hindi ko alam kung sa mga katrabaho mo or sa trabaho mismo, dun ka nahihirapan. Kaya yung iba sa inyo, parang natatempt kayo na, oo, na tanggapin yung offer na to. Pero pag-isipan yung mabuti, though maganda din yung offer na to, kaya lang kasi tingnan mo, nagdadalawang isip ka pa dito. Ito o, mabilisan lang tong offer na to sa'yo. Kaya parang kung sino man yung nag-o-offer sa'yo nito, minamadali ka din niya. Sige na, mag-decide ka na or pag-desisyonan mo na kasi ganyan, madaming, oo, parang madami din siyang inalok, ganyan. Parang unahan lang. Oo, so yan, pag-desisyonan mo yan. Pag-isipan mong mabuti, water signs. Kung mag-stay ka pa dito sa trabaho mo or i-accept mo yung offer na ito. Maaring hindi mo pa to nararamdaman. Hindi mo pa to na-encounter sa ngayon. Pero soon. April. Hanggang April. Meron kang matatanggap na ganito. So, tignan naman natin pagdating sa iyong love life. Love message po natin para sa mga single in a relationship at married na water signs, Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus Spirit Guide. Okay, para to sa mga single in a relationship at para sa mga married. So, meron tayo ditong coffin. Endings bring new beginnings, grow, change, liberation, transition. So, may malaking pagbabago na nagaganap sa mga single. Bakit? Kasi you have the freedom. Water signs. Yung iba po sa inyo, parang dati boring kayong kasama. Ngayon, you know, you embrace your wild side. Hindi naman sa pagiging wild nyo yan. Kung hindi, natututo lang kayo kung paano dalhin yung sarili nyo. So, yung iba sa inyo, may transformation na mangyayari sa inyo. Hindi lang siya physically, emotionally, and mentally transformation din itong mangyayari sa'yo. So, may changes talaga. Oo, and kailangan nyo yan, water signs, para makasabay kayo sa takbo ng life. Yung iba naman po sa inyo, ayan, ready na kayo for new relationship. So, maring may dinedate kayo ngayon, meron kayo nakakausap, something like that. And para naman po sa mga para to sa mga single, no? Tama, ito naman para sa mga in a relationship. Coffee cup. So, iba po sa inyo, maaring same kayo ng person mo, mahilig kayo sa milk
coffee, mahilig kayo sa kape, sa tsaa, parang ito yung iba po sa inyo, ito yung bonding nyo. Meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted, friendship. So, hindi lang kayo basta magkarelasyon nitong karelasyon mo. Magkaibigan din kayo. So, parang nasasabi mo talaga sa, lahat sa kanya. Alam mo yung open ka sa kanya, ganyan. And open din siya sa'yo. Maganda yung communication na nakikita ko dito. Maganda yung samahan nyo. So, ipagpatuloy nyo lang yan, water signs. Kung hindi naman yan yung nangyayari sa relationship nyo, ito dapat yung gawin mo. Diba, yayain mong lumabas yung person mo, magkaroon dapat kayo ng time together or ng bonding. So, baka kasi yung iba sa inyo, yan, sa sobrang workaholic ng person mo, hindi na kayo nakakapag-enjoy together. So, yun yung parang iregalo nyo sa isa't isa, yung time. At saka yung, yan nga, yung nag-uusap kayo, ganyan. Tignan naman natin para sa mga married. So, meron tayo ditong kaset. Outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. So, ito naman, sa mga married, meron dito nag-overthink. Yes. Three of cups. Bakit nag-overthink? Di ko alam kung malayo yung person mo. Or nasa magkaiba kayong city, parang ganyan. So, ikaw, tuwing wala yung asawa mo, water signs, lagi ka nag-iisip. Kunwari, na-late lang siya. Iniisip mo na kagad na may iba. Iba sa inyo, nagdududa kayo ganyan. Para bang wala na kayong tiwala sa asawa nyo. Hindi ko alam kung anong nangyari sa inyo before. So, maaring nagkaroon nga ng third party, kaya ganyan. Pero nagsasama pa rin kayo nito. Kaya lang kasi, i-build nyo yung trust with each other. Mabibuild nyo pa ba yun kung meron ng lamat? So, pag-usapan nyo yan. Outdated thinking. Feeling mo, lagi ka pa rin niloloko, ganyan, or baliktad. Baka yung asawa mo yung nag-iisip nun towards you. Napaka-possessive, no? Okay. So, di ko alam kung sino yung possessive sa inyong dalawa. Ikaw ba o yung asawa mo? Okay. So, siguro need nyo talaga ng ano ba, ng bonding, yan nga, ng parang honeymoon, yan. Baka yun yung kailangan nyo. And also, embrace your wild side, water signs, pagdating dito sa relationship nyo. Yes, do some exploration. Dora the Explorer lang. Do some, ano ba, experiments, pagdating sa inyong sex life, alam mo yun. Kaya lang yan, mag-asawa naman kayo. Oo. Para ayan o, para hindi na maghanap ng iba. 'Di ba? Labas mo yung wild side mo. So yan, tignan pa pala natin kung ano pa yung mensahe sa iyo. Tekan ko nang makalimutan. Virgo. So maybe you're dealing with a Virgo sign. Or meron kayong Virgo sa inyong chart. Harvest the crop. 6 weeks, 6 months. Harvest the crop. So, yung iba po sa inyo, kung meron kayong nililigawan, ayan, baka sagutin kayo, 6 days from now, 6 weeks from now. Iba po sa inyo, di ko alam kung buntis, in 6 months, mga nganak na. Ayan, water signs, maraming salamat po sa iyong panonood, and see you again on my next video. Enjoy the rest of your day. Bye-bye!